So yun nga, no? What is up guys? So ito na yung araw na pinakahihintay ng lahat. Ikakabit na natin tong mga to. Then yun nga, naikabit na actually yung block, yung chrome bore natin na JVT. Papakita ko na lang sa inyo yung highlights. Then yung pipe, actually nakakabit na rin. Since yun nga, naka 59mm chrome bore na tayo. Then after nun, i-install na natin tong mga to. Actually nagdagdag pa ako, Audi na battery. Yan, solid to guys. May tinda tayong ganito sa Shopee. Kahit ganito, yung mga yan, JVT Gear Oil, pati yung langis. And soon, mga Michelin and Racing Boy na mags. RB8, ganyan, X-Speed, mga pang Mio, YSS na Shock. Magkakaroon din tayo niyan sa Shopee. So, abangan nyo yun guys, yung mga tinda natin na yan. And yung mga meron dito ngayon is ilalagay ko na lang yung link dito sa description sa baba. So, umpisahan na natin. So yun, tara. Unahin na natin dito sa harap, pinakamadali, ilalagay na natin yung front tire natin, yung RB8. So ang gagawin pa natin doon is ililipat natin yung disc brake. So yun, tara. So ito yung Racing Boy na mags natin. Actually, may kasama ng bearing ito, nakabushing sa loob. Hindi na natin kailangan ilagay or ilipat yung nasa stock natin. And Racing Boy naman to, so matibay. Ilipat na lang natin tong disc brake, saka itong rubber, saka itong bushing dun sa stock natin. So yan guys, i-test fit na natin. Tignan natin kung sasayad yung gulong dito sa may tapaludo niya. Kung sasayad man is magtatabas na lang tayo. Tapos yung size na itong gulong is 90x80 yung harap. Same din sa likod, 90x80 rin. Then Michelin na Pilot Street. Ayan. So i-test fit na natin. So yun guys, bale yan, papakita ko sa inyo. So ayan siya, actually hindi naman siya sumasayad, pero hindi ko alam kung ano, kung bumaba ito, pero tingin ko hindi naman. Actually ang sumasayad lang is yung mga ganito niya, yung mga parang buhok o yung kunang gulong niya, yung mga ganyan. Tapos dito sa kabila naman is walang sayad din, malayo siya, so kahit iikot ko walang sumasayad. Actually dito lang medyo malapit. So ibababa ko muna to. Then isusunod ko na yung likod. So ayan guys, isunod na natin tong shock. I-unbox lang uli natin. YSS tawag dito, Pro Plus. Ayan siya. So may serial code naman dito.
So, babaklasin ko tong upuan, U-box. Then, iuusog natin konti yung tangke para ma-install to. So, yun, itatimelapse ko na lang. So yun guys, bali nakita nyo naglagay ako ng lifter para tumaas siya konti dahil rough road dito sa amin. Pero yun, tinanggal ko na. Then ito, ganito yung pagkakalagay ko kasi dito sa bolt. So may harang dito sa Novo crankcase. Bali, kinakailangan ko pang tanggalin tong Novo crankcase para matanggal tong bolt dito. So yun, itatimelapse ko na lang din yung pagtatanggal dito sa crankcase. So ganyan siya guys, hindi ko na totally tinanggal yung mga tornilyo. Nung naluwagan is nusog ko lang siya konti, so ganyan siya. So ikakabit na natin yung YSS. Then yun, pagpasensya nyo na rin medyo madumi, so pupunasan na lang natin yan mamaya. Test fit muna natin kung sasakto itong bushing niya. Hindi siya sakto, so may kasama naman tong iba pang bushing, mas maluwang yung butas noon, so yun yung ilalagay natin. Ito siya guys, mas maluwang. So, test fit natin. So, yun nga, mas okay to. Ito na lang yung gagamitin natin. So, yun guys, sobrang higpit. Hindi gaya ng ibang shock na pinukpok ko lang yung bushing tapos lalagay ko na lang is okay na. Ito sobrang higpit talaga nung ano niya, nung rubber niya. Ganito na lang gagawin ko. So yun na siya guys, okay na. Na-install na natin. So ilalagay na natin to dito sa Mio. Guys, yan na siya. Then lastly, lalagay natin yung mags dito sa likod. So guys, kahit na naka medyo high mount yung SunPower pipe natin, dahil dun siya nakakabit sa mismong crankcase kasi wala na yung bracket dun, hindi pa rin magkasya tong RB8 dahil na rin siguro dito sa lapad at saka sa taba niya, malaki siya. So kinakailangan tanggalin ko muna yung pipe doon. Siguro iuusog ko lang siya ng konti, then pwede na tong ilagay. So yun nga, tatanggalin ko ulit to. Actually hindi ko pa hinigpitan, dyan pa yan. So para sure, magtatabas na lang din tayo. So guys, itong part na to, yung tatabasan natin para hindi siya tumatama.
So ayan guys, natabas ko na siya. So nilakihan ko na rin yung pagkatabas para sure, para minsanan na lang yung kabit. So try, kabit na natin. So ayan guys, naikabit na natin yung harap, hindi na sumasayad yung fender. Then lastly, palit na tayo ng gear oil para ready na tayo. So ayan guys, mapagpalit na tayo ng gear oil. Kulay gatas na yung gear oil natin kasi napapasok siya ng tubig. Ewan ko kung dito siya pumapasok. So makatakpan ko na lang to, or mag-extend ako, or magkabit ako ng hose dito, kasi baka breather niya to, hindi ko sure, para may paghingaan naman. So ayan, madumi tong motor. Tinesting ko rin kasi kanina. Then yun, mag-washing tayo, then saka natin i-montage mamaya. So ayan guys, yan na yon. 59 all stock, as in all stock talaga. Bale stock carb, pero nagpalit na rin ako ng jettings. So bale, mapapansin nyo napakatahimik niya dahil naka silent killer tayo na sun power pipe, 130 to 160 cc. So stock na stock lang yung tunog niya, and iwas huli na rin. Then yun nga, actually nagpalit na ako ng jettings sa stock carb. Bale dati kasi 118 and 40 siya, ngayon nagpalit ako ng main jet na 125, kasi yung 118 ko dati is lean. So ngayon i-plug rig ko pa siya. So sa susunod na video ko na lang ipapakita yon, dahil sa susunod na video hopefully may rides natin tong motor, may isama natin sa rides, long ride ng may bangki-bangking naman natin sa bundok tong Michelin na to. Sobrang kapit kasi ng gulong na to dahil soft compound siya. So ayun, mag shoutout na tayo. Patayin ko muna. So ayun guys, shoutout to Liam Daniel, kapatid from local ng Rosario Heights, Iligan City. Shoutout sa iyo kapatid. And shoutout to Jericho Rabe. Ayan. Shoutout to Bisaya Bay from Mindanao. Shoutout to Sanchez Angelo. So siya yung nag-recommend sa akin ng Kicks Oil. Ayan. So after break-in period nitong motor is yun yung gagamitin natin. And based sa kanya and sa mga iba rin na nakita ko sa comment, is yung motul is kapag tumatagal, kapag umitim na, is natutuyo. So yun. And shoutout to Suffer With Me from Jimenez, Misamis Occidental. Ewan ko kung yun yung toong pangalan niya, pero malamang hindi. Ayan, shoutout sa'yo. Then shoutout to Gerald Paul Diego. Salamat at new subs.
new subs natin siya. Ayan, shoutout sa'yo. And shoutout to Caldit from Iligan City. Ayan, taga Iligan City ulit. Mukhang madaming nanonood na mga taga Iligan City, ah. And shoutout to Osmond Makasiray. Ayan, from Tuguegarao City. Ayan, malapit lang sa amin. So, kalapit ng probinsya. And shoutout to John Chris Quiñones from San Mateo, Isabela. Shoutout sa'yo, Kapwa Isabelino. And ayun, shoutout to Jeff Espike Patricio from St. Vincent. St. Vincent yata yung lugar. So yun, shoutout sa'yo, idol. So guys, sana nagustuhan nyo tong video na to. And ayun nga, sa susunod na video or sa susunod pa, ewan ko, hindi ko sure, basta ira-ride natin to. Ilolong ride natin, ibabangking-banking natin kung may makita tayong banking na daan. Kung diretso man, tatry pa rin natin magbanking. Ayan, sana abangan nyo guys. And marami pa tayong mga susunod na video about sa Mio. May i-instance na tayong setup. Bale, na-post ko na siya dun sa Facebook page. Makikita nyo na doon. Then, yung Vans build natin dati. Modified Vans or modern Vans. Ewan ko, basta marami kasi nagsasabi na hindi siya Vans. So, pasensya na doon. Then, yun. I-video ulit natin yon. Gagawin na natin siyang street bike. Doon na rin sa susunod na video. Habang nagra-ride tayo, dun ko sasabihin yung magkano, kung magkano lahat ng nagastos dito. Yan. Yun nga, bago ko makalimutan ng lahat, sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang kayo lagi sa pinaka-latest na video natin, pinaka-latest na upload. Dahil kung sa mga lumang video kasi, is matatabunan. So, hindi ko na siya gaano makita. So, lahat ng na-shoutout ngayon is andun sa latest vid natin. So, ito na yung pinaka-latest vid natin ngayon, as of now. Dito na kayo mag-comment para sa susunod is ma-shoutout ko kayo. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang muna. And as always, ride safe. Peace!